Hinaghahanda na ng ilang estudyante ang kanilang JS prom. Sa mga wala pang date, paayon ng isang eksperto, dapat pag-isipang maigi ang inyong yayayain para maging memorable ang okasyon. Makibalita tayo kay Donna Timbal Senahon. Handang-handa na para sa kanyang JS prom sa susunod na linggo ang third year high school student na si Dayan. Nagpasadya pa raw siya ng damit para dito. We were looking for ready-to-made dresses in malls, but then I couldn't really find the dress I wanted. So I went to Lake, a tailor shop, so I can have my own dress, the style I want. Mm-hmm. So perfect fit. Yeah, the perfect fit. Isa si Dayan sa maraming high school students na inaabangan ang Junior Senior Promenade o JS Prom tuwing Pebrero. Yung prom, yun yung binibuild up ng mga tao, like, buong high school life. So parang, exciting siya. Dapat going special. Marami nang nagpapatahi ng prom attire sa dress at tailor shop na ito sa Kamuning, Quezon City. 7,000 pesos ang pares ng tuxedo at pants para sa mga lalaki. 8,000 hanggang 15,000 pesos naman ang magagarbong gown kagaya nito. Nagtatagal na ng hanggang isang linggo ang pagpapagawa dahil marami nagpapasadya ng mga damit ngayong prom season. Bukod sa mga damit, isa sa mga pinaghahandaan ng mga estudyante ang kanilang makakadate. Ayon sa isang eksperto sa human relationships, dapat pag-isipang mabuti kung sino ang yayayain para maging memorable ang okasyong ito. Sa mga problemado kung paano mapapao ang gustong date, payo ng eksperto, dapat mag-ipon ng lakas ng loob at mag-isip ng gimmick. Maling-mali daw na idaan sa text ang imbitasyon. Sa mismong prom night naman, tiyaking komportable ang iyong kadate. Pero hindi naman daw talagang importanteng may kadate, basta mag-enjoy ka lang sa prom night. Paalala lang ng Department of Education, hindi maituturing na official school activity ang JS Prom. Ibig sabihin, hindi dapat pilitin ang mga estudyante na dumalo at magbayad para dito. Donna Timbal, Senahon, Nagbabalita, Pilipinas.